ito, nagtuloy-tuloy lang yung pagsunod nila sa Panginoon. Hanggang anak, hanggang ako, this is for sure, mabibenefit sila. Amen. They will rise up as a godly generation. Alam mo, ito lang yung generation na pinapagamit natin. Amen. Godly generation. Kaya, produce a godly generation. Determine. Produce daw. Magtakot sa Panginoon. Pagkaroon na lang. Tama mo maglakad sa Panginoon. So, sa aking personal naman na ano, na pagkatao, amen, hallelujah. So, dalaga pa lang ako, nag-lipot na one of the worship leaders din dito sa worship team. Dalaga pa lang hanggang nag-asawa, hanggang nagka-anak. At nakita niyo po yung grammar dito. 10 years old pa lang po yun. Anak ko po yun. Si Kuya Sam. May anak na pala ako. So I was just greatly delighted in His commands. Commands of the Lord na maglingkod. At alam nyo, hindi, basta pinag-point ko lang that me and my house will serve the Lord. Amen? I just follow the command of the Lord. Ayun po ang ating anak, si Samuel. Amen? Alam nyo, kung nami-bless kayo sa kanya, mas lalo na kami. Amen? Amen? Na talagang our prayers came to pass. The desire of my heart came to pass. Na gagamitin siya na isang lingkod din ng Panginoon. And to my surprise, 10 years old. Kumbaga parang hindi ko akalain na magpapagamit na siya at the age of 10. Actually, nung 7 years old pa lang yan, ginagamit na siya sa Victory pa lang, sa tabi ng church ko. At pagdating niya ng 10, ayun na, ginamit na siya sa buong praise and worship. From opening hanggang Victory song. At nakita ko yung commitment sa kanya. Kaming puyat yan, maaga po nagigising. So I saw the benefit of serving the Lord. Praise God. Sa aking anak. Amen. Amen. Kaya huwag kayong maghinawa na you delight yourself into the commands of the Lord. Amen. Hindi talaga siya eh. Kasi hindi naman kami marunong magkasawa mag-drums. Saan siya galing? Girl! Amen. Amen. Sige naman. Alamay mo natin. Nakamayaman niya sa lahat. Lahat ng bagay kanya. Mine! Baka mamalay niya ang kanyang daddy sa multimedia. Ayun! So, praise the Lord, ano, mabibenefit sa ating mga anak. Iyan lang po yung mga examples na mag-share ko sa inyo. Abangan natin itong mga chosen generation na ito, itong mga next gen na ito. Amen. Paano din sila gamitin? Actually, ipagpapatuloy lang nila kung ano yung mga naumpisahan natin. Amen. Ang mga parents. Amen. Amen. Kahit sa mga unborn child, sure na yan na successful yung mga yan. Amen. Magsimula lang kayong mag-follow ng commands ng Panginoon. Amen. 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 So, number verse 3. Verse 3. Ito yung nakaka-excite sa lahat eh. Wealth and riches are in this house. Amen. Proclaim nyo na. Amen. Amen. And His righteousness endures forever, meaning you will have more than enough. Praise God. In your house, you will enjoy abundance. Amen. And sufficiency. Amen. Hindi tayo pagkukulangin. Amen. Amen. Kaya, enjoy.
Mayaman ka pa ng mata mo. Religious man. Mayaman ka pa. Kung meron kang asawang babae, malinaw na asawang babae, religious yan sa bahay. Talaga naman. Naniniwala na ako. Amen. Puntahan natin ang Proverbs. Proverbs 31. Mamaya ka lang pag-uwi. Isasakla ka daw.